dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. nakulong sa kanyang mismong probinsya sa Norte bago pa man maging Pangulo ng Bansa. Sa pagbabalik ng mga Marcos sa pwesto, silipin natin ang mga nakakabilib nilang proyekto sa Ilocos at paboritong kainan ni Pangulong Bongbong Marcos at anak na si Congressman Sandro Marcos sa Ilocos. Naging atraksyon na ito sa mga turista. Alam nyo ba na nakulong sa mismong baluarte ng mga Marcos sa Ilocos Norte si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Ito'y matapos ang mahigit 3 taon ng pagkakapaslang kay dating Congressman Julio Nalundasan sa Batac, Ilocos Norte noong September 20, 1935. Sa edad ni Ferdinand Marcos na 22 taong gulang at katatapos lamang ng kursong abogasya sa University of the Philippines, Manila. Siya ang pangunahing akusado sa pagpatay ng kapapanalong kongresista noon na si Nalundasan at tumalo sa ama nitong si Mariano Marcos. Sino ang mag-akalang sa serdang ito na tinawag noong Karsel Publica sa Lawag City, Ilocos Norte ay nakulong ng halos 1 taon ang binata noong si Marcos. At habang naghahanda noon sa kanyang bar exam sa loob ng seldang ito, pinaghahanda naman ito ang kanyang apela sa Korte Suprema hinggil sa kanyang kaso. At bagamat hindi pa noon ganap na abogado, pinayagan siya ng korte na halos siya ang tumayong abogado at dumepensa sa sarili nitong kaso. Matapos mapawalang sala si Marcos sa naturang kaso, bumalik naman siya sa Korte Suprema upang manumpa bilang ganap na abogado at may pinakamataas na nakuha sa bar exam ng taong iyon. Halos limot na ng karamihan ang pagkakakulong ni Marcos sa seldang ito at ilang larawan na lamang ng dating presidente ang nagpapaalala na minsan isang naging pangulo ng bansa ang nakulong sa isang sulok ng gusaling ito. Ang gusali namang ito ngayon ang nagsisilbi bilang tanggapan ng mga West ng Regional Trial Court at tinawag na itong Marcos Hall of Justice. Halos tapat at tabi naman ng gusali ngayon ang mismong provincial capital ng Ilocos Norte, kung saan dito naman ang naging tanggapan ng mahabang panahon ang kanyang anak na si Bongbong Marcos bilang gobernador ng 3 termino mula 1998 hanggang 2007. Matapos ang pagbabalik ng pamilya Marcos sa Pilipinas mula sa pagkakexile sa Estados Unidos. Ito rin ang naging tanggapan ng kapatid ni Bongbong na si Amy nang maging gobernador ito mula 2010 hanggang 2019. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o PBM bilang gobernador ng Ilocos Norte, dito nagsimulang nagsulputan ang mga wind turbines sa bayan ng Bangi sa pangasiwa ng Northwind Power Development Corporation. Parang disenyo ay hango pa sa wind farm ng bansang Denmark. Umabot na rin ito sa bayan ng Pagutpod. Samantala, sa panunungkulan naman ni Senador Amy Marcos noon bilang gobernador, sinimulan ang pagsasaayos at pagpapalaki sa Marcos Stadium sa Lawang City. Kung ganito siya noon, dating 2,000 seating capacity lamang, ito na siya ngayon. Bagong bubungan, bagong upuan at talaga namang ginastusan ito ng bilyong pisong pondo ng gobyerno. At may kabuang 12,000 seating capacity katulad ng Cuneta Astrodome sa Pasay City.
Bukod sa napaka-eleganteng disenyo, isa na ito sa pinakamalaking football and track and field stadium sa Pilipinas. Sa kabila naman ng estado sa buhay ng pamilya Marcos, sinong mag-akala na sa simpleng karinderya na ito sa Lawag City ang paboritong kainan ni Pangulong Bongbong Marcos tuwing bumibisita sa Ilocos Norte? Bukod sa kanya, kasama rin niyang kumakain dito ang anak niyang si Congressman Sandro Marcos at bunsong si Vinny. Kaya nga naman maraming turista sa Ilocos Norte ang isinasama sa kanilang listahan ang pagsadya sa karinderya na ito hindi lamang para kumain kundi para maglitrato sa loob kung saan nakasabit ang mga nakakwadrong larawan ng Pangulo na kumakain kasamang pamilya. Siyempre, instant celebrity na rin ang may-ari nito dahil isinasama rin siya sa mga naglilitrato. Well, mas madami yung dumadampo dito sa atin ngayon. They're always asking, dito ba siya kumakain, ganyan. And siyempre, yung mga supporters niya, they also want to try yung what he ate. So, bali yung paksiw, binubuan yung pinakbet. Tsaka yung pinuno. Pero paano nga ba nagsimula ang kainan na ito? My grandmother started po sa likod ng Capitol 1968, around 1968 siya. Then they moved to San Nicolas, mama akit. Family house yun ng grandfather ko. I'm not sure dun sa date, pero nung tapos lola ko nagkasakit, my father took over. Then nung mamatay father ko, I took over around 2016, tapos 2019, I moved here sa Lawag. Siyempre, hindi kompleto ang pagsadya natin dito kung hindi natin susubukan ang kanilang mga pagkain. Gaya ng igado, ang pagkain Ilocano na ipaligtad karne ng baka, gayon din ang dinardaraan o dinuguan. Pero paalala lamang, dahil bukod sa mainit ang mga inihaing pagkain, hindi ito air-conditioned at talaga namang tagaktak ang pawis mo habang kumakain. Thank you for coming, subscribe po for Boy Pinoy. Boy Pinoy! Boy Pinoy! Sinabi kong boy, sabihin yung Pinoy. Boy Pinoy! Boy Pinoy! Si Tito Kumon, yan ang dapat pagganahin. Kung puro damdamin, baka ikaw lang ay magkain. Mahalagang kilalanin ang iyong katunggali para maiwasan mo ang pagkakamali. Lahat ng pagsubok sa buhay ay nalalampasan. Ito rin na diamante, lahat ng naranasan. Maging mapagkumbaba, iwasan ang kayabangan. Inspirasyon at pagganyakin ay kinakailangan. Kalmado ka lang, huwag masyadong agresibo. Manatiling positibo, iwasan ang negatibo. Lumipat ng malaya para ang ibon sa hardin. Kung saan patungo, dapat ito ay sundin. Ang prinsipyo mo, yun ang pinakamahalaga. Huwag mong baliwalain sa'yo, nagkatalaga. Harapin ng hamon kahapon, dapat mong itapon. Dapat kang lumaman para sa paparating na alon. Sinabi kong boy, sabihin yung Pinoy. Boy Pinoy! Boy Pinoy! Sinabi kong boy, sabihin yung Pinoy. Boy Pinoy! Boy Pinoy! Sinabi kong boy, sabihin yung Pinoy. Boy Pinoy! Boy Pinoy! Sinabi kong boy, sabihin yung Pinoy. Boy Pinoy! Boy Pinoy!